Actually, magandang business to. Kaya lang, ang balik ng pera is long term. Long term. Hindi siya yung isang taon lang. Oo. Kung magsisimula ka, lalo na kasi kung magsisimula ka sa bata. This one, 10 years. Sipin mo yun, sir. Kaya 1 million ang halaga niya mahigit eh. Kasi bilhin mo 10 years bago mo siya ma-breed. Pero alimawa, sir, diba? 10 years. Nung na-acquire mo si Blue, magkano mo nabili si Blue nung in-acquire mo siya? Eto, sir, nabili ko dahil nung medyo mura-mura pa. Medyo mura ng konti. Magkano yan nun? 800. 1,000? 200,000? Pinita mo? 300,000? Okay. Kasi di ba sinabi ko nga, sir, buddy, hindi naman siya talaga sinasabi ko. Hindi siya business sa akin. Hindi mo kailangan puwersahin kumita. Oo. Yan yung, ano, yung mindset. Pero actually, kumikita naman talaga ako. Kaya lang, hindi ko naman tinitingnan na as income talaga siya. As hobby lang talaga. Hobby lang. Oo, yun lang naman sa akin. Pero pwede ba siya talagang gawing ano, income? Talaga kasi, sir, may talaga, may mga kasama kayo na seryosong ginagawang ito yung hanap buhay talaga. Meron talaga. Actually, ako naman seryoso naman. Kaso nga lang, iba kasi yung pananaw nila eh. Iba kasi, business nila is ito lang. Okay. Seryoso sila doon. Oo. Kasi business nila eh. Kumbaga, ito business ko eh. Main nila yun. Main nila yun eh. Although mas mahirap yun. Although kahit mas malaki kinikita ko sila sa same business. Kaya lang, magkaiba kami ng pananaw. Kasi mas malaki yung negosyo ko kaysa dito. Di ba, sir, buddy? Sinabi ko sa inyo, di ba? Daily yun eh. Na kumikita ka eh, tsaka medyo malaki yung negosyo eh. Oo. Hindi naman kami sa... Anong oras ka busy doon sa main business? Actually, yung magaling business araw namin is 3, ano, 2 a.m. Nagbubukas na kami. Andun ka na ng 2 a.m.? Actually, hindi. Mga tao ko. Matating ako doon mga... In place na rin. May mga 6 a.m. nandun ako. Doon ako nag-check ng mga inventory. Inventory kwenta. Inventory ako. Doon ako nagkakwenta. Hanggang 12 naman ako. Ng tanghali. Tapos closing na yon. Inventory. Ganun ang ginagawa ko. I see. Pero dati talaga maaga ako, kasi sabi ko, ayoko naman nung pagka maging slave. Alam mo yun, maging slave ka ng negosyo mo. Alam mo yun, yung dati yun talaga ako, madaling araw, hanggang hapon na nandun ako. Sabi ko, hindi ko may enjoy yung buhay ko. Kung ganun ang gagawin ko, aanin ko yung perang napakarami. Aanin ko yung perang, may pera ka nga, hindi ka naman happy. Di ba, sir, buddy? Alam mo yun, yung nakatuto ka lang doon sa business na gano'n, nandun ka lang. At least ito pang break mo, yet kumikita ka rin. Kaya nga, sabi ko nga, di ba, traditional natin is sa mga palengke, is maghapon tayo sa palengke. Binirake ko yun, sabi ko, ayoko ng gantong buhay, hindi ko kaya. Actually, kaya ko, pero ayoko ng gantong buhay, hindi ko maipasyal yung mga anak ko. Dahil nakatali ako doon, 24/7. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. But actually, ano, marami tayo binibenta ng mga hayop. Exotic animal. Kaya ano, more on page ang display ko. Okay na. O, anak, pakita mo na yan sa ano. Pakita mo kung ano yung ano. Actually, kahit yung sa world nila, hindi sila ano, ganun ka... Ano, aggressive. Aggressive. Nakita ko ngayon sa world, galing ang Africa yan eh. Kinukuha nila. Actual, hindi talaga nag... ano, hindi sila yung shhh yung katulad ng sawa natin. Ganun, hindi sila ganun. Nakukuha nila, hawak nila agad, galing sa world ah, nahahawakan nila. So sila yung pinakamabait na snake. Yung hindi ka i-strike in basta-basta. Ito nyo, daling ano. Tsaka maliit lang sila. Kaya tinawag silang ball python is lagi sila nakaikot na gano'n. Yan na. Mas malaki, lumalaki lang ng konti pa dyan. Siguro mga 500 grams to 1 kilo. Si Bob, kapatid niya to. Oo, pero magkaiba sila. Magkaiba. Yun yung mutation na tinatawag, sir. Yung kumbaga, pag nagbukas ka ng package, nag-anak sila kunya, meron silang 10 itlog. Hindi lahat pare-parehas ang kulay. Kasi meron na silang gene. Na iba, na ito yung gene ng parents nila. Dalawang gene ang kinikirin to. Itong kabila, dalawang gene. So, pag pinagsama mo yon, magiging apat na gene na. So, hindi ka magkakaroon ng isang eksaktong kulay. Minsan, merong eksaktong dalawa, pero hindi talaga eksakto-eksakto. Nag-iiba-iba yung lumalabas.
So, pina-project din namin yan, sir, na kung ano yung gusto namin palabasin kulay. Kanyari, gusto namin mga pine, mga albino, o anuman. Yun yung maganda dyan sa mga ball python. Pwede ka mag-experiment ng color mutation. Pwede mo siyang pagsamasamahin. Ibig sabihin, nandakot siya. Or hindi siya comfortable sa akin. Pero ito, walang iyan na ito eh. Actually, nakawala. Anong dyan yung nakawala? Ito actually, ito, nakawala to. Kala namin, ninakaw nung tao nung gumagawa sa amin dyan. Mm. Sabi ko, hindi nandyan lang yan. Ay, maniwala ng mga anak ko. After ilang, ano, after ilang months, lumabas, months ba o taon? Ay, ito, si ano? Yung alaga ni ate mo, ilang taon niya nakuha bago nakuha? Isang taon. 1 year, sir. Alam mo ba, ano? Alam mo paano namin nalaman na nakita? Oo. Meron kaming event dyan na nandyan yung ano namin na... Yung mga aso namin, papi pa. Oo. Eh may mga member kami na nandyan. Ngayon umiiyak yung aso namin nandoon sa isang gilid. Sabi ko pa siya umiiyak. Pagkakuha ng member namin na nakaagat doon sa aso namin. Nandoon sa may kesaming ganun sa ilalim, may butas na maliit, lumabas. Eh yung aso namin medyo maliit pa, kinagat niyang ganun. Tapos paghila-hila ng ganun, kasama na yung kasama ahas. Yung ahas. So, nasa loob lang ng ano siya, ng kesami. Nakuha na paano namin. Siya nabuhay doon? Mga daga. Tagang pagkain nila talaga. Wala na yung daga na ikinan na isang taon sa bahay. Binakagalan daga namin. Wala na wala. Ano yan, may mga reticulated python yun, lumalaki ng malaki. Mm. Burmese python. Lumalaki ng malaking-malaki. May hindi namin kaya dito, medyo malaki. So ang space ng Burmese python, ito. Isang piraso lang yun. Ito yung kakainin niyang space. Hindi rin yung naagat yung ganun. Ano yun, medyo aggressive yung ano. Yung ano na yun, sir, yung python na yun, yung ano, meron tayong mga mutation na rin. Yun yung python natin. Tapos meron naman isa yung Burmese python. Uh-oh. Yung mga tinatawag ng Indian python. Marami din mutation. Parang ganyan din, pero maraming kulay. Yun, sasakaling ka nun. Tsaka yung python natin, malaki rin na malaki. Natin, marami na rin may ibang kulay. Meron pa nga, ano yan, sir, meron pa nga yung mahal yung walang ano, kaliskis. Scaleless. Scaleless ang tawag. Ooh. So kung sa makikita yun, Pilipino meron yun? Dito sa atin nun. Akala mo, di ba sir, pag yung ahas nagbabalat, may gano'n, may scale. Yung scaleless, wala talaga. Parang ano, parang sphinx na pusa. Nakakita ka ng sphinx na pusa, yung walang balahibo. Parang balat lang ng tao. Ayun siya, nakakita. Parang balat lang ng tao. Ganun lang, makinis lang. Yun yung scaleless na tinatawag na mga ano. Yun yung mahal na. Ayun sir, ang pagkain nila is mga fruits. Fruits like yan, mga papaya. Papaya, apple. So, sa palengke, binibili ko rin yung mga ano. Yung mga reject. Reject. Mura lang. Yeah. Kasi kung bibili ka ng apple, magkano? 20, 30 pesang isa. Ulugi ka na sa pag-aalaga. Biri mo kung mag-aalaga ka nito ng, kunyari, mas production tayo. Mm. Ang ipapakain natin in 25 to 30 pesos na apple. Tingin mo, sir, buddy, kaya mo ibenta ng 6,000 ng isa, anak niya. Diba? Ang anak niya is dalawa hanggang isa lang. Mm. Tapos nag-aanak siya ng mga 3 times to 4 times a year. Tapos ang pagkain mo, yung 30 pesos na isang... Hindi, kaya nga ako, swerte kami kasi sa palengke ako. Malapit sa palengke. So, ang binibili ko lang yung mansanas, 5 piso. Mm. Yung mga may kagat ng konti, may konting sira. So, yun, nilinis ko lang naman. Oo. Kaya tanggal lang yung sira, pwede na pakain sa kanila. So, ito yung ano, kaya kumakain sila. Ito yung mga breeder natin, yung mga musik, resistic. Nakita niya, sir, red eye. Mm-hmm. Yeah, pula yung mata niya. Yeah. Pula yung mata niya. Naabot ako. Nakapahinga akong worm. Pakita natin ako kumakain ng worm. Tsaka isang pagkain nila is sa wild yung mga worm. Ito, sir. Pakita ko sa inyo. Ito, sir. Worm. Ito yung ano yung papakain natin sa kanila. Ito yung parang treats nila. Uy, labas ka. Ito, worm, oh. Gusto nila yan, sir. Pag nakita nila yan, sir, ayan o. Oh! Gustong-gusto nila yan. Tingnan nga, ito yung worm, ha. Oh, ayan, so. Gustong-gusto nila yan, sir, yung mga worm, mga ano. Bonus? Saan nabibili yung worm? May mga nag-aalaga din dito, sir. Oh, okay. Oh, yun. Nakita nyo, paborito nila yan. Oh, gustong-gusto nila kainin yan, sir. Hindi na sila lalagyan yan, pero... Para ano lang, para makita nyo lang. Ayan yun, sir.
Ang lalakas kumain ng mga yan. Intenso, nararamdaman yung higit ang ngayon. Ayun na. Sabay niya. So, ito mga ganyang mga, ano magkano yung ganyan? Mm. Yung gantong brie, ano, mutation? Itong Thunderbolt, nasa 80,000 siya. Wow! 80,000. Pero yung ordinary naman, sir, mura lang. May mga tig-5,000, 3,000 lang. Ordinary nga lang yun. Kasi ito yung binabayaran dito is mutation. Mutation. Iba na kasi yung genetics niya. Itong ilaw po namin ginagamit, UVA, nag-action ng heat from the sun. Tapos merong UVB para ma-absorb po nila yung calcium na inaayin nila. Oh my God. Ayan. Ah. Kahit mo. Ayan. Tinakain niya, sir, mga chicken, worm, meat. Mga small mammals, mga rats. Yan, kinakain niya. Ito na yung pinakamaliit na napuntaan niya, sir. Kundi lang, nakaikot na kayo sa isang lugar ko. Pero ito, first time, mukhang mga maraming magiging ano nito kasi maraming magkaka-interest na makita yung mga ganyang mga alaga na kakaiba. Kasi karaniyan yung pinipicture nyo is mga common na hayop eh, na inaalagaan eh. Hindi nila alam itong mga ganito na pwede palang pagkakitaan yung mga ganitong mga hayop na mga exotic animals. Ito yung anak ko, sir Badio. Ito yung anak ko. Ayun oh. Ayun yung anak ko. Andun, karga-karga niya. Oh, ayun po, nakalabas sa pouch niya. Dalawa po yan, sir. Dalawa yun? Opo, dalawa. Ayun, makita niyo. Gaganong siya rito para ano, amakit siya. Nakaramdam kasi siya. Ayun, makita niyo yung anak. Ayun, baby, nadede. Ayun, makakita niyo. Ayun, may anak talaga. Ayun, ang gumagalaw. Oo, ayun, papapalok ko ng pouch. Naghahanap ng ano yan, ng worm, sir. Pag naaamoy nila kasi sir yung worm eh. Pag napapakain ako eh, gustong-gusto nila yung worm eh. Hindi mo, gusto nila yung anak ko sir. Ano po ako sa mga babies. Ayan sir, maliliit lang yung space pero pwede kang kumita. Mm-hmm. Ito, sir, negosyo to ng anak kong Betmed. Kaya lang ako rin nagbe-maintain. Kumbaga binili ko sa kanya. Alam niyo sir, namuhunan ako dito ng... Unang-una ha, namuhunan ako ng 200,000. Dito sa sugar glider na to. Kasi yung unang binili ko sa kanya, yung mga gatong mga mamahali, mga puti, Mosaic, Crimino, and Lucistic. Bumili ako ng 10 peraso na nagkakalaga ng mga 40 to 35,000 ng isa. 25, kaya unang labas ko sa anak ko, 200,000. O sabi ko, sige, paramihin mo. So, ayan, dumami naman. Na. Madami talaga. Actually, marami naman kami nilabas na rin dyan. So, bumalik na rin yung pera ng... Bumalik na yung puhunan ko. Sabi ko, balik mo yung puhunan ko sa anak ko. Binalik na niya yung puhunan sa akin. So, lahat na nakikita niya, parang ano na niya. Extra income na ng anak ko yan. Galing. Kaya lang ako lang nagpapakain. Ako rin bumibili ng pagkain. Ako daddy. Pero kanya kita na. Asan po tayo? Nainit dun, no? Ah. Nak, ano, pakuha mo kay Vincent yung mga tosino dun sa rep. Ano na? Ayan na, nakawaw na ako. Dami namin kahigupan dito sa bahay, no? At may mga ibang hayop ako nasa ibang lugar, nasa Palaka. Kunti lang naman. Ibang hayop ko nandun. Sa totoo lang ingin, asa kala kami, konti akong hayop. Konti pa lang naman. Hindi ko naman pwede pa i-feature kasi konti lang. So, eto. Eventually, dadaling ko na lahat yan doon. Dahil hindi ko nga sir kayang bantayan talaga lahat. Yung ano namin. Sana, maka-ano na ako. Pag na-adjust na ako doon, after matapos ng anak ko, Betmed, baka doon na ako sa farm. Kasi hindi nang ano ko eh. Alam niyo yung mga karamihan, di ba? Gusto doon sa farm. Actually, sa farm hindi ka relax eh, sir buddy. Pero, busy ka rin. Enjoy ka. Alam mo yun, relax ka. Pagod ka na enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi gusto mo na yung gawin yung baga. Sabi nila, pag nasa farm ka, relax ka eh, di ba? Hindi rin.
marami ka rin gagawin sa farm. Talagang marami kang ano eh. Uh-huh. Yung pwedeng paubaya sa mga tao mo yung mga ano. Na ano mo na yun, napanood ko yun sa ano mo eh. Sa farm mo eh. Di ba? Ang hirap, di ba, sir buddy? Akala mo, akala natin yung umpisa, ang dali lang eh, no? Bumili ka ng lupa, maglagay ka ng tao, kikita ka na. Pero hindi nila alam na hindi ka kikita. Ang dami mong nilalabas na pera. Totoo lang, doon pa lang sa tao mo. Doon pa lang sa gulay na tinanim mo, hindi, yung pagkuha-kuha mo pa lang noon, hindi ka na kumita doon eh. Ako naman, wala sir. Wala nga bumalik. Yun nga. Ako naman, happy na ako na yung, ako gusto ko lang naman sa farm, kung iaayos ko yung farm. May farm ako. Gusto ko lang masustain lang yung gastos ko sa farm. Lahat, pati sa hawad ng tao. Masaya na ako. Masustain ko lang yung mga ganon. Pag naiayos ko yung farm ko, kung may kumita, masaya na rin. Mas masaya ako pag may lalabas na pera pa para sa akin matitira. Mas masaya ako nun. Pero yung mailabas mo lang lahat ng gastos mo sa farm, wala ka nang iintindi, mula kuryente, tubig, tao, pagkain, bigas, ang saya mo na nun. Kasi wala ka lang nilalabas, di ba, sir buddy? Kumbaga, nandun ka sa farm mo, wala ka nang nilalabas, wala ka nang iintindi na, oh, kailangan ko pa makumuha dito sa kabilang negosyo ko para lagay dito. Para lang gumastos ako sa ano, sa mga babayaran ko sa tao, mga ganun. Kaya ano eh, kaya nga hindi ko din ako talaga makalipat pa sa sir, kasi, diba? May na-feature ako si ano, si Ryan Ponce sa Manila. Sabi niya, nakita ko rin niya, sir. Ilang taon na lugi siya, 'di ba? Nung napanood ko 'yun yung kay Ryan pati yung pool niya sa Manila. Nakakuha siya ng tamang tao, kumita, 'di ba? Ganun talaga. Ang hirap. Ngayon may tao ko doon. Dahil tinanggal ko na yung mga itim na baboy ko kasi unang inalagaan ko puting baboy, mga ano-ano. Kasi gusto ko yung parang ano lang native. Sabi ko, puro labas ang ginangyari sa akin. Tapos namamatay yung mga hayop. Para sabihin sa'yo, patay. Kasi hindi ka naman nandun talaga. Totally, nandun. Hello? Come, Toby. Ano, sabay-sabay sa salita, di ba? Hello, come. Toby. Hello? Good morning. Good morning. Hello? Hello? Makulit kasi ito isang ito eh. Come, Toby. Come. Ayos, Toby. Ah, makulit kasi ito eh. Nakulit mo si Blue. Bigyan mo ng pagkain. Hello? Halika, Toby. Toby, come. Ang kulit to. Pag ano, sir, yung ginagawa namin training dito, bago namin i-outdoor ng pre-flight. So, ang ano namin dito muna. Ayan, tapos tatawagin namin. So, unang ano namin, dito lang, malapit lang sir, tatawagin lang namin sila. Lucy, come. Lucy, Alpa. Lucy, come. Come, Lucy. Come. Lucy. Come, Lucy. Nakakita ko muntik. Come, Lucy. Come, Lucy. Come. Lucy. Alpa. Alpa, come. Ayan. So, iti-training namin sila rito. Descent tsaka ascent recall. Blind recall. Mga ganon. Tapos i-outdoor recall namin siya na may leash. Pag alam namin na okay na yung training niya, doon kami mag-prepares na pre-plate namin sa labas. Yun laging pinapanalangin namin pag nag-training kami. Sana successful. Bumalik sa amin. Posibleng hindi bumalik. Posibleng magdire-diretso. Bakit kunin mo yung GPS sa kotse? Ay, wala pala rito. Para sana makita nila yung GPS. Pero ngayon, sir, dahil sa may mga bagong technology na tayo ngayon. Last 6 years ago, wala kami mong ganun eh. Na ano. Ngayon, naka-GPS siya. Nagkakulay ako ng GPS na nilagay sa paa nila. Sa oras na hindi bumalik yung mga ibon natin, namin, makikita namin kung saan eksakto. Saan siya? Eksakto, sir. Taas. Yung pinpoint, may mapa siya, sir, para siyang waist. So, makikita mo yung pinaka ikaw kung nasan ka. Makikita mo yung ibon kung nasan siya. So, hindi na kami mahihirapan na kakabakaba kami na, na hahanapin namin kung saan pupunta. Basta alam namin, oh, doon nagpunta. Kaya nagkakawalaan ng mga ibon. Ngayon, medyo, kung may pera ka lang pambili ng GPS, pwede ka bumili. Kaya medyo may kamahalan lang. Ang set ng GPS is umaabot ng 150,000. Isang set.
Para kung, sa isang ibon yun. Isang ibon plus kung gusto mo magdagdag ng GPS is another 50,000. Oh. Yung pinaka GPS mismo. So yung kasi yung pinaka mismong jeep, yung set na meron ka na eh. Mm. So ang i-additional mo is 50,000 for another GPS. So kung dalawa ibon mo, tatlong GPS gagamitin mo. Mm. So aabutin ka ng mga 250,000. So ganun. Medyo mahal yung hobby na ganito. Pero may mga mura namang hobby. Na I mean yung murang ibon. Mm-hmm. Kasi nga diba sir, nabanggit ko yung mga member namin is may bata, mm-hmm. may mga professional, may mga tambay-tambay. So may mga ibon na mura. Kung napansin mo sir, yung mga San Cunyor, mga ganon. Mm-hmm. Tapos yung mga kakatil, ang isa lang ng kakatil is 1,000 pesos. Kasi kung ano yung kaya ng ano mo, kapasidad mo mag ano yung hobby. Hindi naman kami namimili doon sa ano namin, sa grupo namin. So lahat open. Kahit anong ano. Kaya ito, pag ikaw na yung ano nila, yung ikaw na yung naging parang nag-aalaga sa kanila, sa'yo lang sila pupunta halos pag ano. Pag tinatawag mo sila, sa'yo lang pupunta yung mga yan. Hindi kahit tawagin mo yan, hindi lalapit sa inyo yan. Kasi ano eh, nakakakilala sila eh. By recognition and by voice. Nakikita nila. Ito kasi sir, ano ito eh. May may-ari na nito. Mm-hmm. Nabili na. Sa Monday, kukuhin na siya. Sa Monday. Kasi sir, hindi ka nalulungkot. Hindi naman. Meron pa naman iba. actually, ano, may nag-down na sa kanya nung Sunday, sir. Nung invite ko kayo, may nag-down na sa kanya. Tapos, by pinapagawa yung kulungan niya, by Monday, raw, ipo-pull payment na niya bago niya kuhanin. Ito yung 1.2? 1.1 million. Ito. Blue, sige. Doon ko na sa bumili sa'yo. Ang ganda, sir. Kasi ang hirap i-breed dito, sir. Ano, sir, pag ano, bago ito ma-breed, umaabot ito ng 10 years. Ito, ma-breed. Tsaka, hindi lahat ng breeder meron siya. Iilan lang, kaya napakamahal niya. Hindi katulad nito, may mga backyard na nakapag-breed na nito. Like ako, nakapag-breed ako. Backyard, hindi naman ako ganun kalaking farm. So, kaya yung presyo niya, ganun lang yung presyo, hindi siya agadong mga. Kasi hindi ko naman kaya lahat i-breed eh. Sorry, sa totoo lang. Dahil sa buyer, marami naman buyer. So, hindi ko kaya lahat i-breed. So, may mga partner farm kami. Doon kami kumukuha nung hindi namin kaya i-breed. Katulad ito, sir, bire mo ito, 10 years. Eh, 6 years pa lang, mag 7 years pa lang ako sa hobby. Eh, ito bago ma-breed, is 10 years. Tsaka so, minsan, never pa siyang nagkanap or ano? Wala pa, sir. Tapos ano to, sir, depende pa to, ha? Minsan hindi ka bibigyan sa isang taon ito ng baby. Hindi ito katulad ng manok na pag umitlog, dire-diretso. Hindi kasi sila ganun. Ito, sila, ito maganda sa maging breeder itong mga to, dire-diretso. Ito mga to, pero in terms of color, mas attractive sila, no? Oo. Kaya lang ang binabayaan natin yung rarity, di ba? Rare. Yung medyo rare. Kasi nga, iilan lang yung nakapag-breed. Saka maganda rin talaga siya. Ito yung biggest parrot in the world. Siya na yung pinakamalaki. Susunod ito. Ay, inaanin niya ako. Inaanin ko pala niya. Nara. Ang nakakano lang yung tuso. Oh. Hindi niya ako hinahanan niya. Dinilaan niya lang ako. Dinilaan niya lang ako. Alam din yan. Ilasan niya kami. Oo. Kasi may pawis ako eh. Gusto nila yung maalat-alat eh. Huwag mo sirain to. Hi, Blue. Kaya minsan na ano ko eh. Pag may mga suot ako relo, sinisira nila. Ito yung mga ano namin, gawa namin. Kayo gumagawa, sir? Oo. Pakita natin para makita ng audience. Hindi naman. Yan yung ano sir. Ito yung? Ito sa inyong manok. Ah. Ayan. Check ito sa ino. Oh. Tapos, ito yung barbecue. Ito, marami, ito yung patok sa amin. Kasi barbecue. Marami, tinutuhog namin to. Oh. Ayan, barbecue. Di ba may binili na nagbibigay sa inyo, tuhog na? Yeah. Kami, nagtutuhog din kami. Kaya lang nasa Libertad Market kami. So, nakaka... A day nito siguro nakaka 300 kilos. Wow! Barbecue. Talaga? Oo. Lakas! May nakuha na, may mga ibang restaurant na nakuha sa amin. Tapos yung ibang nagre-resell
sa amin nakuha. Nakikita niyo yung pinapackaging na yun, naka vacuum. Kami kasi hindi kami nagba-vacuum eh. Kumbaga, bili ka. Ganun lang. Hindi kami nag-online. So, ito naman yung mga special lang gunisa natin. Wow. Ayan. Garlic yan. So, niluluto yan. Konting tubig, bago mantika. Saan ang gawa niyo? Sa ano na? Sa palengke na. Sa palengke. May pwesto. May pwesto kami sa palengke. Ito yung main business. Yeah. Ito yung ano, pork tocino. Pork tocino. At yung mga gawa namin talaga yan. Kami yung sariling timpla namin yan. Ayan. Yung, iba hindi na ako nakapagdala eh. Pero ito, yan, mga ano nyo yan. Para matikman nyo lang. Ito, tocino din to. Kasi may, ang anong namin talaga yung ano eh, fresh chicken po eh, di ba? Mga chicken. Tapos ito sir, sa chiller lang, hindi pwede sa freezer. Freezer po, mas maganda. Freezer. Kasi kung chiller yan, hindi tatagal ng ilang araw yan. Okay. Kung chiller lang, sa dalawa araw lang. So freezer. Freezer talaga siya. Kasi fresh to eh, sir body, natinimplahan lang natin. Yeah, yeah. Uh-oh. So hindi siya pwedeng magtagal sa, ano, sa rep. Mm. Sa isa dalawang araw lang siya. Kailangan consume muna. Pero kung sa freezer naman, matagal. Kasi naka-freeze siya. Kumbaga, naka-ano siya. Kahit matagal po. Walang problema. Ah. Blue. Ayan yung ano. Para ito, para matikman nyo rin siya. Matikman nyo din yung ano. Yung produkto namin. Blue. Lalaroin nyo yung ano ko, pito ko. Oops. Ito sir, buddy. Ito yung ginagamit namin pang recall. Kaya pag-training, natawag namin. Oh. Diba? Pag-pito ko, lumipad yung isa, di ba? Kasi sir, buddy, di ba yung sa, ano, sa mala, pag kayo nasa labas tayo, hindi tayo marinig by voice eh. Kaya gumagamit kami ng pito. So, recognize na yung pito namin. Pagtawag namin. Kaya okay na mo, pag-pito ko, pupunta isa. Recall ng names and by whistle. Kasi pag nasa labas kami, hindi niya marinig yung boses namin ng ano. Kaya gusto niya pumunta sa akin, no? Bulit eh, no? Sanay siya dyan. Gusto niya pumunta sa akin. Ngayon, no? Hindi siya makano eh. Oo, gusto niya pumunta sa akin. Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. Wala lang akong pili eh. Kaya nila magbukas ng pili. Oh, pili nuts. Kaya nilang buksan yung pili nuts. Kaya nilang i-break ang pili nuts. Di ba matigas na yung sir na nuts na yun? Na ano nila yun, nabubuksan nila. Sa Monday, wala na sila. Grabe. Malulungkot ka. In a way, well, 1.1. Pero kailangan ano yun. Kaya ilabas eh. Kailangan yung sambili pa rin sila pagkakas. Baka mag-akoy ulit akong bago. Depende. Actually, marami naman yung ilabas na yun, guys. Pero sir, madali ba silang umamo sa ibang may-ari? Oo naman. Titrain lang. Ano lang, siguro maninibago lang na isa, dalawang araw. Okay, mabilis lang. Tuturuan ko naman sila paano. Ano eh, marami naman ako nabenta ng ganyan. Kaya lang ito kasi gusto niya yung alaga ko. Kasi mabait daw. Sabi ko, sige, bigay ko na. Ngayon nyo, talaga personal pet ko yan talaga. Yung etong si Blue. Ito mga pliers ko naman din to. Personal ko din to. Ayun, personal ko na rin yon. Hindi ko ina-out yung mga yan. Pang ano ko lang talaga yan. Pang display-display lang. Pag may pupunta o ano man. Nakita niyo ang kulit yung dalawang yan. Pag nagsisigawan na yan, ang kulit niya. Yung dalawang yan. Ang nasisira. Mahilig ko manira ng mga gamit. O, tingnan mo, pinuntahan ko na. Hindi matahimik yun kahit nga nandun eh. Mahilig manira ng gamit to eh. Blue! Ay, tatanggal ko naman. Ayan, sir, Blue. Ah, sa body, okay ba? Blue, alis na si Blue eh. Picturean mo nga ako. Close up. Close up mo. Close up. Ay, natumahin siya. Okay lang yan. Ako na bahala dyan. Close up. Yan pala, ano? Picture? Oo. Pogi! Ayan, beta. Bakit gusto mo na ng iba niya, hindi na aso. One point. Sa'yo, mga ano nga, maraming
sa mga hayop nga na ano baka yung galing ng ibang bansa mahal-mahal. Eh. Magkano yung mga baka na mga purebred dun sa ibang bansa, sir? Pati pag i-import magkano inaabot million din, 'di ba, sir? Million din, million. Kaya lang ano, ito iba kasi. Yung iba kasi yung ano may picture yung na enjoyment close na up binibigay sa atin ng hayop na alaga natin, 'di ba? Iba. Iba talaga. Kaya marami rin nahihilig dito. Nga lang, syempre, yung iba gusto nila kahit wala nang sa pambili. Kaya lang, marami pa rin may gusto. Pero giipunan okay nila. Usually, ito yung madalas na binibili kasi yun yung abot-abot ng budget. Kaya-kaya nila. Pag ang ganyan, sa ganito lang talaga, hindi sila pwedeng sa pwede. Pwede po. Napepet to. Napepet sila. Depende sa pag-aalaga mo, ma'am. Kasi yung iba, yung mga may pera, gusto nila kahit. Diyan lang. Pag pinabayaan mo ng ganyan lang, hindi mo na mapepet yan. Mahihirapan ka. Mm. Kasi magiging parang mga semi-wild sila. Oo. Hindi naman wild actually. Parang kasi siyempre, hindi mo hinahawakan eh. Tinitingnan ko. Ang bayat, di ba? Kaya na gusto ng buyer yan. Ang bayat daw. May binibigay ako sa kanila galing ng farm, ayaw. Yun sa'yo gusto ko. Sabi ko, sige, kunin mo na. Kahit ayaw ko pa. Love na love ko yan eh. Papa, ano pa yan? Papahalik pa yan eh. Si Blue? Oo, oh, mabait yan. Mabait yan. Kaya alam, minsan may ugali yan pagka yung dinidisplay namin, napapagod na siya, ayaw na niya pahawak. Sa ibang tao. Pero sa akin, papahawak naman siya. Sa akin lang. Ang kain ba nila mayat maya? Ay, hindi po. Twice a day lang ang kain nila. At saka napaka... Ang... Siguro ang maintenance nito, ma'am. Kasi sa, lahat sila pare-parehas ang kain eh. Halos to, lahat. Ang pagkain nila a day, siguro, twice a day sa isang ibon, siguro gagastos lang ako ng mga 10 to 15 pesos. 10 to 15 per bird. Per day. Per day. E sa aso, magkano? Mas mahal. Mas mahal. May bet pa. Mm-mm. Ito, medyo hindi to takaw sa sakit. Katulad ng mga dogs natin na minsan, ba? Sila, ano, low maintenance to talaga. Napaka low maintenance. Mahal siya, pero low maintenance. Hindi ka nagagastos. Kasi sa aso, magkano yung, ano, sir, inuubos siya sa aso niya. Kung log food pinapagamit sa mahal. Para nangahalik sila. Ganun pala, kalaga. Parang dog din. Kaya lang dog kasi common eh. Mm-hmm. Kaya ito yung medyo napili ko. Actually, may dog din naman ako. Kaso, ito kasi pag nakita, mapapawaw ka eh. Hindi katulad ng regular pets na lagi mo nakikita. Oh, yung reaction namin ng unang alam. Oo. Kung ang dogs, rabies, ang minsan kinakatakutan, pag sa ganito, paano? Wala naman rabies itong mga to. Yun nga lang, pag ginagat ka, may sugat ka lang. May sugat ka lang. Wala silang rabies. Tsaka wala silang mga, ano, mga sinasaksak na. Ay, hindi tinatamaan ng bird flu, ganyan. Ito, hindi, hindi, hindi sila. Hindi sila. O asymptomatic sila? Actually, based sa pag-aaral, sir, ano eh, hindi talaga, ang mga farm, hindi sila nagbabaksin talaga eh. Pero gusto nga ng DA, ibaksin sila yung mga farm. Hindi, ang problema, hindi napayag ang, ano, ang mga farm ng mga ganito. Kasi hindi naman sila ano eh, prone sa mga, katulad ng bird flu ng mga poultry supply natin. Eh ang gusto ng nag-meeting yung mga ano gusto nila saksakan. Eh paano ka baka mamatay pa yung mga ayop ang kamahal ba? Hindi naman katulad ng manok yan na mura lang na 30 to 35 days diyan mo lang aalagaan yan. Ito di ano eh lifetime mo na to alaga eh kasi to pwede mo na ipasa sa mga anak mo to eh. Actually ito mga to mga anak ko na lang sa mga anak ko na yan eh. Pagkatapos nyo sa mga anak ko na rin sa kanila eh. Kasi nga ang buhay nila eh, tumatagal ng 60 years. Oo. Eh, tayo ilan lang naman. Ipapasa mo talaga eh, no? Oo, oo. Tayo ilan, katulad sa body, 50 years tayo, nag-alaga ka ng isa. Oh. Hindi mo na makukompleto yung another 50 years, sigurado. Pag nag-start ka ngayon. Kaya nga. So, mamamana na ng anak mo to. Ito yung mga alaga na pwede mong ipamana. Pati yung mga tortoise, ganun din ang buhay nila, matagal din ang buhay nila. 40 years. Matitibay ang buhay nila, sir, buddy. Tagang ano sila. Hindi ka tulad yung mga maliit na ibon, mga nandun. Eh sila, yung mga big birds, matatagal ang buhay nila. Blue.
Tapos mag-closing na tayo, sir. Ayan. Ito, sir, buddy. Pakabigyan mo ng pagkain, sir, buddy. Ito yung kinakain, isa sa mga food nila. Treats nila. Ah, okay. Sunflower. Oh, ganun. Oops. Okay na yan. Kinakain nila yan, sir. Oh. Babalatan nila yan. Babalatan niya. Mm-mm. Galing, ha? Lalo na yung ano, yung pili, sir, pag nakita niyo. Wala na kaming buo eh. Ubus na eh. Ginagamit yung kamay niya. Oh, ang ganun. Pang-real ka, Blue. Pang-real to. Hmm. Teka, eh. Sir, dagdag tayo. Okay. Bigyan ko kayo, sir. Ah, pang-real, ha? Dito kayo, sir. Dito kayo, sir, buddy, para... Wait. Blue, wait. Ayan. Ang galing, oh. Bili sila magbalat sa'yo, no? Vincent? May buo pa ba tayong pili dyan? Kahit 1 piraso lang, pili? Wala na. Ang galing. Ubus na kasi, hindi ako makakuha ng pili ngayon kasi tag-ulan. Ulan at alam niya yung may laman at wala, ha? Opo, alam niya. Bilis lang nila, ano yun na, sir? Ang bilis eh, no? Direk mabilis na kumain. Mabibilis kumain eh. Tingnan nga natin kung nakubos niya, kung titigil siya. May nahalukay pa niya eh. Tinitingnan niya kung ano meron eh. Alam niya, sir, kung ano meron. Wala na, tumigil na siya. Ubus na. Tinitingnan niya kung meron eh. Oh. Wala na. Wala na. Ubo pa tapasakay niya. Alam niya kung wala na laman. Ayan. Sige, sir. Ano tayo? Closing tayo, sir. Kumusta, sir, yung ganitong klaseng business? Actually, ito hindi ko matatawag na business eh. Hobby more na, on hobby, more no? More on hobby talaga to eh. So, dito, okay naman kasi una-una kilala na ako dito sa ganito. Sa industry. Oo. So, medyo mag... Okay na, kaya naman bumuhay ng pamilya. Pero iba pa kasi yung business natin at talagang yes, main business natin yun talaga kasi araw-araw talaga yun eh. Uh-oh. Ito naman kasi bibili ilang, sa isang buwan, dalawa, tatlo, apat, lima. Uh-oh. Pero anong advantage ng ganitong klaseng hobby slash business? Una-una dito, happy ka. Kasi una-una, hobby mo nga, gusto mo yung ginagawa mo. Uh-oh. Masaya ka. So habang the same time na masaya ka sa ginagawa mo, is nagkaka-income ka. Mm. Yun lang yung kagandahan dito. Mm-hmm. Masaya ka na may kita. may anong mga challenges? Dito, yun lang. Kailangan talaga pag gantong business, kailangan talaga gawin mong legal. Legal. Okay. Una, hindi naman to ordinary business eh. Oo. Exotic nga, katulad din sinabi natin, exotic to. Mm-hmm. So, kailangan natin ng legal papers sa mga gantong mga hayop na inaalagaan. Mm-hmm. So, hindi ka pwede mag-alaga ng bibili ka lang. Kasi pagka ni-report ka, pinuntahan ka ng DNR, makukumpiscate yan. Makukumpiscate yung alaga mo. May kaso ka pa. Oh. Kaya kailangan may papel lagi ang bibilin mo. Mm-hmm. Para iwas tayo doon sa... Kasi ang mahal ng ibon eh, di ba? Kung nakatod nito, 1.1 million. Tapos walang papel bibilin mo. Oo. Tapos mahuhuli ka ng DNR. Kukunin sa'yo. Mapupunta sa kanila yung 1.1. Oh, so wala ka ng habol doon, sir. Hindi mo mahahabo yun, sir. Okay. Kasi illegal yung ginawa mo. So, pati yung buyers, encourage din na dapat sa may papel lang din bibili. Dapat, sir. Maging legal talaga. Uh-oh. Umpisa pa lang legal na. Mm-hmm. Para at the same time, safe sila. Uh-oh. Sa mga kukuha ng mga ibon. Okay. Oh, sir, sa mga audience natin, anong advice nyo sa kanila? Kung gusto nilang magkaroon ng mga ibon? Kung gusto nila na magkaroon ng mga ganitong mga pet, mga exotic animals, hindi lang ito yung mga binibenta natin. Lahat ng exotic na naiisip nyo, meron tayo. Oo. Meron kaming page, sir, buddy, na Parrot Breeders Philippines and Exotic. Yun yung page natin. Makikita nyo naman nandun lahat yung mga post ko ng mga hayop. So, doon makikita nyo lahat. Ikaw mismo sasagot doon, sir? Ako mismo yung sumasagot doon sa page na yun, sir. Oo. Ako. Tsaka yung anak ko sumasagot doon sa page niya. Kami lang dalawa. At sabi nyo nga, yung mga gustong matuto, libre naman turuan. Yes, yung mga gusto mag... Katulad ng ginagawa namin, yung hobby namin is pre-flight. Oo. Yung gusto matuto, walang bayad. Pero,
Pag sa akin kayo nagpa-training, may bayad na. Kasi kayo kusumo ng oras ko eh. Pag iti-train yung ibon. Pag iti-train. Pero kung ano lang, kung magpapaturo lang kayo, libre. Consult. Konsulta, tawag, online. Oo. Libre namin ginagawa yung mga ganun. Hindi kami nagpapabayad. Oo. Binibigay ko lang libre. Mabigat din siya na. Para sa'yo ko lahat na sa'yo ito. Yung alin. Oo. Ayun. Ayun, contact number, sir. Yung contact number, 0998-976-9200. Tapos yung page natin is yung Parrot Breeder Philippines and Exotic. And Exotic. Yan, visit kayo sa page namin. Tapos dito, sa bahay, pwede kayo pumunta. Basta makikipag appointment lang kayo, pwede kayo pumunta sa bahay natin. Dito lang yan sa Pasay. Dito lang sa Pasay tayo located. May mga gusto makakita ng mga ganito. Alright. Sir, thank you so much. Ha? Sige po, salamat po, Sir Buddy. Salamat sa pag-invite. And hope later on mapuntahan natin yung farm. Pag fully developed na. Pag naayos ko na. Soon. Pag inayos ko na. Mahirap din na ano eh. Kailangan din talaga tutukan eh. Kaya di ba, nakita ko yun sa inyo. Mula umpisa, pinanood ko yun. Pinanood mo lahat ha? Oo, pinanood ko lahat. Mula sa pagka-umpisa nyo, pagkatabas, paglalagay ng mga ano, paglalagay ng hagdanan, pagkatanim, pagpapalit ng tao, mga tao, mga rhyme drama. Diba? Ang daming drama, di ba sir? Parang teleserye nga eh, no? Ha? Parang teleserye. Parang teleserye. Napanood ko lahat yun. Naku lahat. Sabi ko nga sa inyo, lahat napanood ko eh. Kasi nga lagi ako nanonood ng agribusiness kasi nakaka-subscribe ako doon. Lagi ko pinanood, lumalabas sa akin. Di ba sa mga pandemic, nakita ko yung ano nyo, ang ganda nito, lahat ng business nandito ah. Iba-iba. Ako nanonood ako kasi informative talaga. Kasi lahat ng business nandun na eh, kung ano-ano na, halaman, hayop, kung ano man. Ito bago sa inyo, sir. Exotic animal. Bihira talaga. Kaya magiging ano to sa mga iba. Actually, magandang business to. Kaya lang, ang balik ng pera is long term. Long term. Hindi siya yung isang taon lang. Kung magsisimula ka, lalo na sir, kung magsisimula ka sa bata, this one, 10 years. Sipin mo yun, sir. Kaya 1 million ang halaga niya mahigit eh. Kasi birin mo 10 years bago mo siya mabreed. Pero alimawa, sir, diba? 10 years. Nung na-acquire mo si Blue, magkano mo nabili si Blue nung in-acquire mo siya? Eto sir, nabili ko dahil nung medyo mura-mura pa. Medyo mura ng konti. Magkano yan nun? 800. 1,000? 200,000? Kinita mo? 300,000? Okay. Kasi di ba sinabi ko nga sir, buddy, hindi naman siya talaga sinasabi ko. Hindi siya business sa akin. Hindi mo kailangan puwersahin kumita. Oo. Yan yung, ano, yung mindset. Pero actually, kumikita naman talaga ako. Kaya lang, hindi ko naman tinitingnan na as income talaga siya. As hobby lang talaga. Hobby lang. Oh, yun lang naman sa akin. Pero pwede ba siya talagang gawing ano, income? Talaga kasi sir, may talaga. May mga kasama kayo na seryosong ginagawang itong hanap buhay talaga. Meron talaga. Actually, ako naman seryoso naman. Kaso nga lang, iba kasi yung pananaw nila eh. Iba kasi, business nila is ito lang. Okay. Seryoso sila doon. Oo. Kasi business nila eh. Kumbaga, ito business ko eh. Main nila yun. Although mas mahirap yun. Although kahit mas malaki kinikita ko sila sa same business. Kaya lang, magkaiba kami ng pananaw. Kasi mas malaki yung negosyo ko kaysa dito. Di ba, sir, buddy? Sinabi ko sa inyo, di ba? Daily yun eh. Daily. Na kumikita ka eh. Tsaka medyo malaki yung negosyo eh. Hindi naman kami sa... Ano oras ka busy doon sa main business? Actually, yung main business namin is 2 a.m. Nagbubukas na kami. At doon ka na ng 2 a.m.? Actually, hindi. Mga tao ko. Ah, matayin ako doon. In-place na rin. In may mga 6 a.m. nandun ako. Doon ako nag-check ng mga inventory kwenta. Inventory ako. Doon ako nagkakwenta. Hanggang 12 naman ako. Nang tanghali. Tapos closing na yon. Inventory. Ganun ang ginagawa ko. I see. Pero dati talaga maaga ako. Kasi sabi ko, ayoko naman nung pagka maging slave. Alam mo yun, maging slave ka ng negosyo mo. Alam mo yun, yung dati yun talaga ako, madaling araw. Hanggang hapon na nandun ako, sabi ko, hindi ko may enjoy yung buhay ko. Kung gano'n ang gagawin ko, aanin ko yung perang napakarami. Aanin ko yung perang, may pera ka nga, hindi ka naman happy. Di ba, sir, buddy, alam mo yun, yung nakatuto ka lang doon sa business na gano'n, nandun ka lang. At least ito pang break mo, yet kumikita ka rin. Kaya sabi ko nga,
Di ba, traditional natin is sa mga palengke is maghapon tayo sa palengke, di ba? Binirake ko yun. Sabi ko, ayoko ng gantong buhay. Hindi ko kaya. Actually, kaya ko, pero ayoko ng gantong buhay. Hindi ko maipasyal yung mga anak ko. Dahil nakatali ako doon. 24/7. Di ba, Sarabada? Magkukuha ko ng mga tao ko na pwedeng... Buti na, in place na yung mga tao mo doon. Meron trusted naman, na yung mga yan. Akin. Hindi naman natin talaga fully, talaga, di ba? Alam na natin. Trusted lang. Pero hindi natin pwede talaga pagkatiwala sa akin. Lahat? Totally. Mawawala yung negosyo. Andiyan lang yung mawawala ka ng isa, dalawang araw lang. Ganun lang, yung makakapasyal ka lang. Oo. Tatlo araw, isang linggo, pwede. Pinamalay. Pero hindi mo pwedeng bigay sa kanila totally. Totally. No, hindi, na wala kang monitoring. Hindi. Kaya nga ako nagkaroon ng mga camera eh. Na, di ba nausan yung mga wifi camera? Yung kagandahan nun. Nakakamera sila sa akin ngayon lahat. Nakikita mo kahit maliit lang yung lugar ko, may apat akong camera. Kita ko lahat ng galaw nila. At least meron silang hesitant. Correct. Kahit papano. Pero hindi pa rin yung way. Para sabihin hindi ka mo pa rin na, sigurado. No, talagang totally mawawala. Meron pa rin. Meron pa rin. Hindi talaga maiwasan sa negosyo yung may pilperage na tinatawag na ano. Kasi nga, di ba, pag wala ka, or kahit nandiyan ka, minsan, hindi mo masasabi. Meron talaga at meron pa rin talaga na ganun ang mangyayari. No, yun. Ayun. Dan. Dala tayo. Kasi tayo, yung mga nanonood sa inyo, yung mga aspiring farm, gusto mag-farm. Eh, siyempre, sino ba yung gano'n? Yung may pera na. Sino ba yung may pera? Siyempre, yung mga nasa mid na. Mga OFW gusto mag-retire. 40s, 50s. Swerte na yung may mga 30s na may pera. Konti. Diba? 40s pataas. 40s pataas. Kasi yun ang gusto nila, yung tahimik na, ano na, gusto nila yung medyo relax. Chill. Gano'n. Eh tayo, hindi pa tayo makapag... Chill eh. Hindi pa tayo pwede mag-chill kasi may mga pinaaaral tayo. Kailangan natin maghanap buhay. Ang chill lang namin yung may pasyal ko yung mga anak ko. Dahil kasi kami namamasyal yung mga anak ko. Nga kasi nasa diving. Nag-diving kasi kami. Ah, saan? Anilaw. Anilaw. Saka San Luis, Batangas. Yan yung hobby namin. Nag-diving kasama yung mga anak ko. So, madalas kayo nun? Actually, madalas ako. Kami. Pagka walang budget ng konti kasi medyo mahal talaga ang scuba diving. Oh, mahal. Kasi umaabot ng 1,000. Sa isang tao, one head, umaabot ng 1,800. One head. Eh, accommodation, pagkain. So, ang ginagawa naman namin eh, para makatipid kami dahil gusto lang namin sa dagat talaga, nagpipre-diving na lang kami muna pag wala kaming budget. Siyempre, hindi lang pwedeng gumas ng magkano sa isang araw, mahina na yung 10,000 ng araw. Oo, talaga? Oh sir, kasi 1,800 ang isa. Eh, tatlo kami nag-dive. Plus room, food. O, sipin mo sir, magkano? Plus yung, ano, toll gate and gas. Mahigit pa sa 10,000, sir. Kasi yung room na magkano ngayon ang room rate. Di ba? Umaabot na 5,000. Isang room. Eh, pag apat kayo, magkano yun, sir? Lima kami. Di dalawang room ang kukunin namin. Di 10,000 sa room pa lang. Eh, plus yung mga ano namin, activities. Plus yung mga bilibili pa. O, yung pagkain. Kaya, okay. Kaya may nakita kami mga resort na mura. Naghahanap kami. Kasi matagal na kasi ako nag-diving. Makakawa kami ng mga maliliit. Yung mga resort na mga medyo mura-mura lang. Doon kami nagbubunta na lang. Kasi gusto lang naman talaga namin maka-escape dito sa city. Gusto lang namin yung dagat, fresh air. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.